Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po mga kabidye. Okay. Pagkatapos kanina naglagay ng pataba nung dalawang bag na 14 at saka isang bag na Yara triple 16 at saka tatlong bag ng Wokosim. Kailangan na po natin na yung pataba at saka yung Wokosim na inilagay sa puno ng ating ampalaya, kailangan po natin na tatabunan ng yuta. So ito na po mga kabidye. So panoorin nyo. Okay. So sabi nila magtanim ay di biro, maghapong nakaupo. Okay. So ito po mga kabidye. Okay. So tingnan niyo mga kabidye. Okay. Kawai-kawai. Ito po mga kabidye. So tingnan niyo kung ano ang lang ginawa. Okay. Okay. Kailang nag-una mo, ano yung pagmangko na bilabol pa. Kung gusto mo kayong matuto sa pag-alaga ng ampalaya, so ito na po mga kabidye. Pwede po niyo panoorin ang lahat kong video. Simula pagpunla ng mga buto ng ampalaya at saka sa pagtanim at saka sa first application ng Bioagomica. At ito na po, no, share ko lang po sa inyo ang 26. So meron po tayong 12 katao, no. Mga bago pa lang po, sila po ang aking tinuturuan sa pagtatanim. Meron po akong ideya na inishare ko sa kanila na natutunan ko halos umabot na po ng 30 years na taon. So ito na po mga kabidye. So yung mga ampalaya na nakikita nyo, so tingnan nyo mga kabidye, kumapit na po sila. Okay. So ito po dapat gawin sa ating tanim na ampalaya. Pagkatapos maglagay ng pataba, kailangan po nating tabunan ng lupa. Okay. Tingnan niyo mga kabidye. So ito po ang dapat natin gawin. Tingnan niyo. Hindi ba masaya kayo dito? Hindi na kayo mga boxer. Kaya hapo na. So sobrang enjoy po sila sa ating paningin. So, ito po ang dapat natin gawin mga kabidye. So kanina ang umaga, meron po tayong nilagay na pataba, no? Ulitin ko, dalawang bag na 14-14 at saka isang bag na Yara triple 16 at meron po tayong half sack na 18-46 at saka tatlong granule lucosim. So, yung nakikita nyo mga kabidye, 26 days na po. Okay. So, ito na po mga kabidye. Nung nakarang araw, meron po sa akin ang nagtanong kung ano po ang inalagay sa akin.
sa gitna ng aking taniman. So ito na po mga kabidye, tapos na po na install ang twine. So, ito po ang dapat niyong gawin. So yung twine na nakikita niyo mga kabidye, ito po, dito po kumakapit. Tingnan niyo po, oh. Oh, tingnan niyo po ang palaya. Okay, kumakapit na hanggang umabot sa itaas. Pag dito na siya sa alambre, pag meron na po siyang bunga, hindi po siya maano, hindi na po siya magalaw kasi kumapit ako siya. Okay, ito lang. So panoorin nyo to mga kabidye, ito lang po ang maitulong ko sa iyo. Sa lahat na nagtatanong sa akin kung paano magtanim ng ampalaya, ito na po. So kung tingnan nyo mga kabidye, bye bye. Oh, nag-showdown pa. Oh, saan kayo tumingin? Okay, yung mga ginagamit ko mga staka, lipak lang po ng kawayan. So ito po, ipapakita ko sa inyo, tingnan nyo kung paano na-cross yun po ang alambre. At saka dito, tinalian sa gitna, tinalian po siya. Yung alambre na, yung taiwan na ginagamit ko, number 12. So, ito po. Yung nakikita nyo, sila po ang tumutulong sa akin. Kagawain pang bukid. Okay, so tingnan nyo mga kabidje. Napakalinis. Okay. So, kung mayroon mang nagtanong sa akin kung gaano kalaki ang aking taniman ng ampalaya, 2.8 hectares po mga kabidye, nasa 6,000 kape na po ang aking natatanim na ampalaya. So, mayroon pa po tayong mga 1.5 hectares na hindi pa po tapos na taniman ng ampalaya. Kasi ang inyong kabidye, walang puas na nagtatanim. So ito po kay J. Oh, sila po ang mga estudyante ko. Okay, umula na po. Anay, kinakusgan akong tao. Silong sa silong sa silong pasilong. Silong idalang yung mga sandata kay tapok mong tanan. Mga sandata. Singit mo happy farming. Ah, oh, mamas okay. Mga kabidje, pasensya na kasi umuwan. Ah, tingnan niyo mga kabidje. Kana padala gyud juniors. Oh, ito po kay may so. Oh, kasandata oh. Alay, silong sa kay ulan, silong sa mong gamay. Silong sa kay ulan. Isnak tagpala. Oh, kay isnak tatawtaw di. Si isnak mo ha? Alay sa mo dire, silong sa kay ulan, init kay ganina. Init kay ganina. Ah, ito po sila mga kabidye. Okay. Sino po sa inyo ang gustong matuto na magtanim ng palaya at saka mag-alaga? Dito. Mag-farming ka, may kikita ka pa. At saka may sahod ka pa sa loob ng isang araw. Oh. Ito po sila mga kabidye. Tingnan nyo. Oh. Naglinis ng mga sandata. Kaway-kaway. Kaway-kaway daw. Kaway-kaway. 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 Kaway pahuway. Karoon pa yun may kapaway. Tingnan nyo. Isa kapahuway. Okay. Magkuskus pa. So sila po mga kabidye, mga baguhan ko po sila. Gusto po nilang matutong magtanim ng ampalaya. Gusto po lang matutong mag-alaga ng ampalaya. O ito. Amerika ni sila. Ito po mga kabidye. Nasa mga 14, abot na po na mga almost 14 years sa akin. Tingnan nyo mga kabidye. Matagal na. 14 na daw ni Katoeg. Yuli na nakon sa bukid kay. Wala na, retire na.
Kami giming ana nga. Usana na pandra to dato no. Yang kuan ang ijo na. So ito po mga kabidje, tingnan niyo. Panoorin niyo mga kabidje. Oh. Silong sa kay medyo ulan. Pahinga ng konti. So ito po mga kabidje, tingnan niyo, panoorin niyo. Oh, si sobrang linis. Wala nang natira na damo. O panoorin niyo, tingnan niyo. Okay, kung nagustuhan niyo ning video mga kabidje, huwag niyo kalimutan mag-subscribe no sa aking YouTube channel para updated ka sa mga next video. Okay, pipindutin niyo ang aking notification. Okay, ulitin ko, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Okay. Oh, thank you kayo sa inyong lahat no. At maraming salamat. God bless. So ito po sila. Bye bye.